Beshies! Good day! This is Serena again and welcome back to our channel. So guys, kamusta na? It's been a while, so hindi na tayo nakakapag-vlog since naging mommy na po ako. So alam niyo naman po, pag nagiging mommy kayo, nag-iiba na po yung mga priorities at sinusulit po natin yung time natin sa ating mga babies. Ika nga, time is a thief. That's why we should spend time with them kasi next thing you know, may sarili na silang buhay. So, ayan. So, nga pala guys, sa mga bago po dito, this is Filipino couple in America. So, these channels talk about work, lifestyle, and travel here in America. So, if trip niyo po yung mga ganitong klaseng content, so alam niyo na po yung gagawin, please do subscribe, and if you like this video, please give me a thumbs up, and if you find it helpful, please share it with other persons. So without further ado, let's start! So guys, tungkol saan nga ba itong video na ito? So ang video nito ay tungkol dun sa aking previous video 3 years ago. So sahod or sweldo ng nurse sa USA or sa America at ang cost of living dito. So hopefully if interested kayo, panoorin niyo rin po yung previous video ko para po ma-compare po ninyo kung may pinagbago ba ang sahod ng nurse dito or wala 3 years ago after ma-pandemic. Ayun. So, guys, ayun. Sana tignan nyo rin yung aking past video. So, ito po is same format po nung video ko dati. Pero, updated na po yung mga information at ilagyan ko pa po ng additional. Kasi nga, syempre, we do our research. Syempre, gagawa tayo ng video, educational. So, we should back it up with research po. At, there's a quick disclaimer din po. This is based on experience only. At saka po, I've been talking about Chicago. Kasi, dito po ako nakabased sa Chicago. So, ayan. So, ayan na talaga. Without further ado, let's start. So, there are 4 factors na magde-determine ng sasahurin mo bilang registered nurse dito sa Amerika. So, number 1 is yung location kung saan ka nagtatrabaho. Guys, location is very important kasi per state, it varies. So, meron tayong 50 states sa Amerika. So, depende doon kung saan ka nakalocate. Then, number 2 is your years of experience. So, dito naman sa years of experience, guys, nakabase yon dito sa Amerika. I mean, hindi counted. I mean, depende pa rin ha. I don't wanna be quoted by this, but based on my experience, kasi nung una, nung na-interview ako, tinanong yung years of experience ko as a nurse here in America. Kasi in a way, magkaiba yung practice nila, guys. Iba yung practice natin sa Pilipinas at iba yung practice dito. So, kaya nga, ini-encourage ko kayo kung wala kayong experience as a nurse sa America, katulad ko. Sa Pilipinas, katulad ko, push nyo pa rin, guys. Kasi, okay matakot. Magkaiba sila. At may training. Yes, guys, may training. Kaya, push nyo lang. So, yung years of experience na sinasabi ko rito na magdedetermine ng sahod nyo is based on years of experience dito sa Amerika, hindi sa Pilipinas. Okay, guys? So, ayoko pong mabash, pero based on experience yun. Then, number 3 is, how many hours do you work per week? Kasi, explain ko mamaya kung bakit. Kasi doon magde-determine kung magkano yung magiging overtime pay nyo. Then, number 4 is yung mga deduction. So, mga deduction, mga tax. So, nakaka-apekto pa rin yun, guys. Siyempre, kasi doon madedetermine kung magkano yung matitake mo. So, yun po yung 4 factors. So, recap lang. So, yung location, years of experience as a nurse here in America. Then, number 3 is how many hours per week do you work? So, weekly working hours. Kasi magdedetermine doon kung magkano yung magiging overtime pay mo. And number 4 is yung mga deduction at mga tax. Yung mga dinededuct sa ating mga paycheck. Okay, so, now yeah. Guys. So, let's talk about the first factor, which is yung location. So, I will be talking about Illinois.
I am based on Illinois, specifically on Chicago. So, sa mga nurses daw sa Illinois, ang base pay na daw po ngayon, 2023, is $34.30. So, yun na po yung average base pay dito sa Illinois. Ipa-flash ko na lang po dyan sa screen yung aking reference. Tsaka, I mean, ilalagay ko yung link ng reference ko, tsaka ipa-flash ko rin po sa screen yung ano po, yung evidence siya nung na-research ko. Pero, it varies pa rin siya, guys. It varies. Depende rin po sa location. I mean, Illinois is a state. So, malaking state ang Illinois. So, meron pa po siyang mga cities. So, specifically, nandito kami sa City of Chicago. So, sa City of Chicago, ang average pay ng nurses ngayon, dito as of 2023 after the pandemic is 36.20. Sabi dito, mababa pa yun. So, depende pa rin. So, but most of the nursing homes, ganito po yung pay. Kasi, nursing home po ako eh. Nandun pa rin po kasi dati kong facility, pero may nagtatanong ko saan for privacy purposes na lang. Hindi ko na lang po sasabihin. Balatan nyo na lang po sa akin kung saan po ako nag-work. Pero, yeah, tama po. Halos ganyan po yung salary po. Especially sa mga nagsisimulang nurse. $36.20 po. Ito sa Chicago. At, ayun po. Yun lang po, based on my experience. So, ang hirap po kasi baka mamaya mabash po ako. Kasi, nung gumawa po ka dati, may mga nagsaya, ay, baba po pala ng sahod dyan. Kasi nga po, di ba sabi ko nga po sa inyo, depende sa location. Minsan po kasi, nasa mga California sila, mas malalaki po talaga yung sahod doon. Kasi usually po yung mga sahod din naman po sa bawat state is depende po sa cost of living. At may iba pa pong factor. So, bali, it's a broad topic. So, next time na lang po yun. Pero, yun lang po. Yung average nurse salary sa Chicago is $36.20 per hour. And based on experience, yeah po, parang ganun po yung ranges niya ngayon. So, ayan. Second factor na magdetermine kung magkano ang sasahurin mo dito sa Amerika is yung years of experience mo na nagtatrabaho dito. Guys, dito hindi yung kasama yung sa Pilipinas or ayoko po mabash. Depende po sa facility or agency kung saan man po yun. Pero based on my experience, ang talagang kinakount nila is yung work mo, working experience mo dito sa Amerika. So, dito po sa Chicago, based sa aking research is, I think this is from Indeed.com. 1 to 2 years of experience is $33.92. So, compare natin dun sa video na shinare ko 3 years ago, nag-jump na po siya ng $4. Almost $4 na po yung jump. Kasi nung naalala ko po, 3 years ago, 2020 yun. So, ang base pay lang na shinare ko doon is 28 to $30. Yun po yung offer nila para po sa mga bagong nurse sa nursing home. Pero ito, ngayon tumaas na daw po almost $34. And habang tumataas po yung years of experience nyo po, tumataas din po yung salary. So, ipa-flash ko na lang po yung reference ko dito sa screen. Pero guys, totoo ba to? Actually, to be honest, hindi. Kasi, minsan depende rin po yun sa performance mo. Kasi, may evaluation po tayo tinatawag. Pag kayo po is nandito na sa America, especially sa nursing home, make sure na ma-evaluate po nila kayo. Kasi, pag na-evaluate po nila kayo, mas maraming chances of winning. Or, mas maraming chances na mas tumaas pa po yung salary nyo. So, yes, totoo po itong mga nakalagay dito. Pero, depende pa rin po yun sa inyo. Minsan po kasi, pag kunwari, nakita po ng boss nyo magandang performance, especially po tayo mga Pilipino, masipag po tayo, minsan po mas may dagdag pa po compared dito. So, like in our experience po, medyo maganda yung dagdag. Pero, for privacy purpose na lang po, hindi ko po na-share kung magkano po yung pay namin. Pero, around these ranges, pero, depende pa rin sa performance mo. Kapag maganda yung performance mo at lagi ka na i-evaluate,
sabi ko nga sa inyo, mas maraming chances of winning, mas matataas pa dito yung mga sahod nyo. Especially nung pandemic, kasi nga maraming shortage and kailangan nila ng nurse. So, ayun guys, yun po yung second factor, yung years of experience nyo as a nurse here in America. Guys, yung third factor na magdedetermine ng sahod nyo dito sa Amerika is how many hours you work per week. Kasi, sabi dito, anything above 40 hours per week is considered as overtime. So, for example, you work 5 days a week, Monday to Friday, 8 hours a day. So, 8 times 5 is 40. Anything above that is overtime. It will be paid as time and half or 1 and plus 1 half. For example, ang sahod mo is $35. Bali, plus 17.5, magiging $52.5 na yung overtime pay mo. If example, di ba 40 hours ka lang dapat nag-work? Eh, kung may admission ka or something happened in your shift and you have to chart, especially sa mga nursing home, common ito guys. Sa totoo lang. So, nag-overtime ka for example, sa week na yon 3 hours, pwede 52.5 times 3. So, ayun yung overtime pay mo. So, yun po. Kaya, isa rin po siyang determinant kung magkano po yung sasahurin nyo. So, kung marami po kayong overtime, maraming chances of winning, so marami kayong pera. Pero, for mommies like me, mahirap na po mag-overtime kasi hindi na rin po ako nag-work ng 40 hours per week. Pati po, nung nag-pandemic, naging marami rin po yung changes sa nursing home settings. Katulad sa amin lang naman ha, based on experience, di naman po ito para sa lahat. Yung dati pong 8 hours per day na work namin, naging 12 hours na po. So, para kasing nakaka-exhaust din kapag 12 hours, lalo na po sa nursing home. Pero kere lang, I mean, ano naman po, kere naman po. Pero nakakapagod lang, especially kapag may mga admission or mga psych, ganun po. So, ayan. So, pag ganun, maraming overtime. Especially kapag sa nursing home. Pag naging busy yung shift. But it depends pa rin, guys. So, ayun lang. Then, now, last but not the least, fourth factor na magdedetermine kung magkano sasahurin mo dito is yung mga tax na dinededuct nila. So, actually, nung diniscuss ko noon, 3 years ago, parang 25% lang. Pero ngayon, na-realize ko, nung nag-pandemic, tumaas na rin yung tax. Bakit? Kasi tandaan nyo, dito sa Amerika, pag mas malaki yung kinikita nyo, mas malaki yung nagiging tax. Especially yung federal tax. So, ayan. So, para sa ngayon, nung tinignan ko yung paycheck ko, almost 30% na po yung dinideduct nila sa lahat-lahat ng tax. So, may apat na klase po pala tayo ng withholding taxes. So, ito yung mga binabawas sa paycheck nyo, pag chinek nyo. So, may income tax, may federal tax, may Medicare, at may SSS. So, lahat po yung mga withholding. So, iba-iba po siya ng percentage. Bali, isishare ko na lang po dito yung mga reference ko. At ililink ko na lang din po down below. Pero, sige na nga, isishare ko na, nakakaloka. So, yung income tax is 4.95% dito sa Illinois. Then, yung federal is it depends on your income. So, it's directly proportional to your income. It's 10 to 37%. So, the more na lumalaki yung sahod mo, the more kang natatax ng federal. Then, yung Medicare, 2.9%. I'm talking about Illinois, guys. Ha? Illinois po ito. Then, yung SSS is 12.4%. Then, parang hati pa kayo ng employer. Yung kalahati, babayaran ng employer. So, bali, 6.2 lang yung babayaran mo. So, ayun. Ayun po yung ikakalta sa inyo. On the top of that, meron pa po kayong tinatawag na deductible. So, yung mga deductible, ito po yung mga important.
din para sa inyo yung mga health insurance nyo na i-avail nyo sa company. So, especially for me, I'm a new mom. Especially nung buntis ako, guys. Talagang ginandahan kay insurance ko. Kundin nyo yung magandang insurance kasi lalo na pag mga nganak kayo para hindi kayo mahirapang magbayad din. So, check out din yung video na ginawa ko about health insurance. Sana makatulong din sa inyo. So, sa insurance, it depends kung anong plan. Pero, medyo nagtaas na yung insurance. Para nung tinignan ko yung paycheck ko, parang almost 300 na yung kinakaltas sa akin. Kasi, ginandahan ko yung insurance ko kasi dalawa na nga kami ni baby. Then, si Happy, nagkuha siya ng sarili niya insurance kasi mas makakamura. So, may mga discarding ganun. Tapos, bukod pa doon, kumuha ko ng sa vision at saka sa dental. So, ayun guys. So, yun din magde-determine kung magkano yung matitake home nyo. So, ayun guys. Labas-labas nyo na lang po yung calculator nyo. I-compute nyo po kung magkano po yung matitake home nyo po based po dun sa mga sinabi ko. Based po dun sana sa mga share ko sa inyong information, sa mga factors po na magde-determine kung magkano po yung sasahurin nyo dito sa Amerika ngayon po 2023. Sana po may natutunan naman po kayo. Especially na po, ipapunta pa lang po kayo. Hopefully po, na-inspire po kayo dun sa mga share kong informations. At this video is not intended to brag or anything. It's just for education. And pag mga may pagkakamali po ako, pagpasensyahan nyo na po, amateur vlogger lang. Pero just want to share the knowledge. And now, going on, gusto ko naman po i-discuss yung cost of living. Kung worth it ba yung in-increase ng salary dito sa Illinois, Chicago specifically, dun sa inflation or inflation rate na nangyari ngayong pandemic dito, yung cost of living. And disclaimer again, yung ito pong cost of living na to is based lang po sa experience naming mag-asawa at it varies po sa different household kasi iba-iba naman po tayo ng gastusin tsaka iba-iba rin po tayo ng lifestyle. So, ayan po. Without further ado, second part of the video, let's start now. I want to start this part of the vlog by explaining the cost of living. Cost of living is the amount of money required to cover necessary expenses to maintain a certain lifestyle standards in a particular place and time. These expenses can include housing, food, taxes, healthcare, clothing, education, entertainment, and transportation. Cost of living is often used to compare how expensive it is to live in a different city or country. According sa aking research, the average cost of living in Chicago is $2,372 monthly, which is in the top 3% of the most expensive cities in the world, ranked at 254th out of 9,294 in the global list. And the median after-tax salary is $5,314, which is enough to cover living expenses for 2.2 months. So, ayun guys, medyo mahal nga dito sa Chicago. Kaya gusto ko rin sa inyo i-share yung aming living expenses. Like what I said earlier, it is a personal experience. So, iba-iba po tayo ng gastusin, pero ito lang po yung sa amin. For this 2023. So, ayan guys, magsimula tayo sa bahay. Yan po yung renta namin and we live in a 2-bedroom basement apartment. Okay naman po, maganda po yung area namin. Tapos yan po yung parking fee. Then ComEd, it's a budget bill so it varies every month. Then people gas, same din po, it varies every month. Yung T-Mobile, yan po yung para sa aming dalawa. Yung car payment, yan po yung na-refinance. And internet fee, yan din po. Then groceries, it varies because lately binawasan na po namin yung eat out. Nagluluto na lang po kami. Actually guys, mura na po yan kasi mas mahal po pag lagi kami nag-eat out. Like before kasi noon, wala pa kaming baby, lagi kami lumalabas. And then, yung miscellaneous, yan yung mga kape-kape, tsaka eat out pag gumagala. Tapos yung mga medical payment insurance, yan po yung nanganak ako. Kasi may out-of-pocket po ako na 7,000. So, hulog-hulog po yan. Then, yung pong $4,000, yan po yung credit cards namin.
and yung loan. Kasi po, share ko lang, na-scam po kami ng timeshare. So, I have to loan kasi, oh God, everyday tumutubo siya ng 6%. So, ingat po kayo sa timeshares. At na-realize ko po, malaki po pala yung aming total expenses monthly. That's for 2 adults and a baby. And sabi ko nga po sa inyo, it varies. Kasi nga po, iba-iba po tayo ng pinagkakagastasan. At saka yun po. So, no judgment na lang po. Bali, yan lang po yung sa amin. Share ko lang po. Ayan po. So, in conclusion, tama po yung na-research ko na you need at least 2-5 to live comfortably here in Chicago. Pero may mga different ways naman po para makasave. Pero kasi pag pamilyado po kayo, kailangan nyo po talaga mag-rent ng decent apartment para po komportable mga anak niya. So, ayan guys, medyo mahaba na po itong video na to. Sana po nag-enjoy kayo at marami po kayo natutunan. And sana po, no judgment na lang po. And pag may mga pagkakamali ako sa aking vlog, pasensya na lang po. Correct me if I'm wrong na lang. So, yun po. Salamat. God bless you all. And hopefully, nakatulong po sa inyo itong video na to. And hopefully po, you share, like, and subscribe to this channel. Thank you. God bless. Have a nice day. Bye!